ilang araw na yung tawag ng tawag si Mami Oni kay Ate kasi nga, puro sila bantay kay Happy. Hindi man lang dumalaw ang kahit sino sa kanila, eh si Dodong suka na ng suka. Si Mami Oni nag-aalaga. Tinawagan ko na si Papi nung time na yon kasi sinabi ko sa kanya, nangungulit na nga si Tony kung dadalhin sila Dodong sa ospital. Hindi ako mapakali kasi pagdating talaga sa mga bata, parang ang bilis ko ma-high blood. Lalo na pagpakiramdam ko, hindi ako pinapakinggan. Kumbaga, parang mas okay na yung maging OA tayo kaysa in the future magka-problema. Naalala ko kasi si Yabby, isang linggo pa lang siya sa mundong to. Nakulay blue yung paa niya, yung kamay niya, yung bibig niya. Na-hospital siya at ako nag-alaga sa kanya, kaya yung taranta ko iba. Sila nagsabi nung nadalhin sa St. Luke's, so dinala namin. Inabot yung bill ng 300,000. Ako nagbayad, kaya inisip ko, ano ba, ayaw niyo bang dalhin sa ospital dahil hindi ako magbabayad? Dahil di ba nagpa-meeting na ako sa Toro family na, krus nyo, buhat nyo, kayo nagagastos, kayo na bahala, wala na munang Mami Oni para matuto kayo. Kumbaga, kaya ako rin kasi sinet yun, hindi dahil madamot ako, kundi para matuto kayo na hindi mo pwedeng buntis tayo ng buntis, na hindi kaya ng budget, na hindi kayang suportahan yung financial. Yun lang naman. Mahirap ba yun? Ipa-check up nyo lang kasi nga suka na ng suka. Sabi niya, antay na lang daw na kasi babalik daw niya after 2 days, may mga gamot daw. So ayaw niya ipa-hospital? Oo. Kasi dadalhin daw sa ospital si Dodong after 2 days. Ayaw niya pa rin ipadala ng ospital? Kasi after 2 days daw, nagyagamot na si Dodong eh. Ano naman kung nagagamot? At least ano naman ang mangyari? Baka mag-compulsion to dito, ako ba mali? Dahil ako bantay. Hindi kaya, ati, kaka-check lang namin ngayon 38.6 ulit eh. Hindi kaya ng baby yun, te, 38. Yung ano, temp. Baka mag-compulsion si Dodong. Di ba? E kung tumas pa to. Bakit tayo yung dali si Dodong sa ospital? That is Matthew. Kausap ko yung doktor niya. Kaya nga, bakit ayaw niyong mabantayan dyan, ma-check ng mga iba pang doktor? Kasi si Dodong namumula na, suka na ng suka. Kanina umokay, ngayon 38.6, Papi. 6 months pa lang yan eh. Ay, talaga, ano naman ako, pero dito eh. Eh, sinabi ko na kay Kiana, itanongin sa'yo. Tapos sinabi ni Ate Marie, huwag din daw, sabi mo. Kasi nga, kausap ko yung doktor niya, nagbigay ng medicine. Tapos after 3 weeks, pumunta na kami sa doktor niya. So, ganun-ganun na lang. Kasi kami nakakakita kasi itong nahihirapan siya. Sabi ko sa'yo, pulang-pula yung mata niya na eh. Nangihina na siya eh. Ayan pala, dalang pala ti eh. Yun yung pinag-usapan namin kag ikaw ba, Papi, sa 38.6, hindi ka ba mag-aalala na dali niya ulit yan sa ano? Sa ospital? Kasi hindi kaya ng infant ng ganyan eh. Infant pala si Dodong, wala pa nga siyang 1 year eh. Pag may nangyari masama dito, ako lagot. Dahil tinitignan ko. Wala namang problema, dali na. Oo, ha, salamat. Ang inang to. Gago. Ay, dalhin, dalhin. Ang ina, o dalhin niya na yung bata doon. Sinong di high blood din? Gago, no? Dalhin, ano problema? Pwede ba ako si Kiuni, ano? Salamat, ha, naisip yung dadalhin. Diba? Salamat ha, dadalhin niyo yung anak ko, naisip niyo yung anak ko. Dalhin, dalhin! Oo, tapos putang ina, pag may video, magaling siyang nanay. Halatang mo sa mga loob niya na dadalhin eh. Oo nga. Halata eh, tangin eh. Palibasa, wala magagastos ng ano eh. Ano ng bata eh. Sinabi ko sila ni. Eh. Ay no, may wala sila ng bahay. Ang gusto ko na umalis. Wala sila maabutan pagbalik. Mayroon yung ulo ko. Tangin na kasi. Eh ano naman kung 38 na yung temperature ng bata, di ba? Kasi part yun ang process dahil kakainom pa lang ng bata ng gamot. So wala pa siyang ilang araw na hindi pa masyadong umi-effect yung gamot noon. And besides, after 3 days naman, pupunta naman kami sa doktor namin para mag-follow up check-up eh. Masyado na talaga silang nangingilam. As in, sobra na. Inaway daw siya ng kasambahay ni Papi. Ano sabi? Kasi si Dodong, diba, nagsuka na, nangihina na si Dodong, suka niya na talaga. Kasi yung wala na siyang masuka, ganun na si Dodong. Oo. Tapos sabi ko nung nagsuka, te, huwag niyo pong idiretso. Kasi kapag may pneumonia po si Yabby, pag yan dumiretso sa lungs niya, sabi ko malalagot ako. Kasi sinasabi rin ni ate. Eh, sabi ko, te, i-ganun mo po. I-ganun mo po ng konti. Tapos sabi niya ba naman, alam ko yung ginagawa ko. Huwag ka makialam lang kung ginagawa ko. Sabi ko, ginaganun ko lang si Dodong, te. Sigawan niyo akong ganun. Inaano ko lang kasi pag dumiretso, kakasuka niya lang uni. Pag dumiretso yun sa ano niya, may pneumonia pa si Dodong. Hindi, kahit kayo na naman eh, ang suka dapat ilabas mo, huwag mong pag-anon. Pa, diretso po, kasi pag bumalik yun, mayayari si Dodong. Kawawa naman. Sisigawan ka? Alam ko, ginagawa ko. Tingnan nyo, pati girlfriend ko nasisigawan ng mga yaya ng mga anak ni ate. Eh kung hiwalayan ako dahil dyan, edi ako kawawa, ako yung single. Sino mag-aatid sundo sa akin? To the rescue naman ako lagi para sa Dodong. Kalmado lang si Dodong kapag nasa amin. Siguro kasi sanay siya sa scent, namamahay siya. Maraming pwedeng maging dahilan.
Hello, my love. Hello, my baby love. Can I see the baby? Yes, yes. Hello, my love. How are you? Hi, Toto. Hello, my love. Ba? Achoo! 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 Ayun, sinasabi ko sa'yo, te. E, paano nga sila matututo? Kung ang konting yung ba't kukunin? Bigay na nga nila sa akin kustudiyan ng bata. Paampun na sa akin to. Opo, mababa na ulit lagnat mo. Opo. Pero nasan mo na? Hindi pa. Para napainom nilang gamot. Pero ano yung kinigili kasi nito pa. Kasi kailangan maintain. Habang nag-antibiotic kasi si Dodong, syempre, mag-i-spike yung ano niyan every 4 hours, 6 hours. Kailangan, hindi lang sa gamot yun. Kumbaga, maintain yung kinigili niya, ventilated, yung temperature. Hindi ko alam yung mga ganyan, te. Kaya nga gusto ko ipa-hospital dahil hindi ko alam yung mga gagawin kong ganyan. May part si Papi dun na sinabi ng doktor, ito yung mga gamot, ganyan. Syempre, sasamahan ng tender love and care ng mag-aalaga. Eh, syempre, hindi naman din alam ng mga yaya yung gagawin. Kaya nga pinakapunta ko hospital para ma-check-check nila mismo yung tender and love and care. Hindi, isang yung si Papi, nasa kayapi, yung si Harvey, sa kabilang kwarto, para may nag-check sa dalawang bata. Eh, maganda daw ang mama. Maganda daw, free. Ate, walang sinabi. Nawakan lang yung mukha mo. Okay, may sinabi daw siya. Huwag kang ano-ano dyan, mami. Unit, palo yan talaga. Sila may kasalanan. Ang mga pa-baby girls mong angkan. Silang may kasalanan. Ang nanay mo, ang tita babe mo, mga pa-baby girls sila. Pa-bebe, pa-bebe, ang mama. Boom, tarap pa. Ano, kahit nandiyan ka, ginagawa ko yung buhay ko na umaandar na parang andyan ka pa din. Kahit wala ka. Gets mo? Kasi dati, ano yung ginagawa ko? Kahit kasi para okay na pag-uros tayo. Ipinipilit ko. Andyan. Ipinipilit ko siya. Dumating ako sa bahay kahit pakiramdam ko. Sobrang sama talaga ng loob ko nun. Nagplastika na lang kami. Nagsorry na lang din ako. Pero kailangan makipagplastikan. Kasi wala eh. Gusto ko na rin talaga umalis. Alis na talaga ako. Kaya alis na ako nun eh. Hindi talaga okay yung pakiramdam ko. And sobrang sama talaga ng loob ko. Marie, kanina natatarantan na akong hindi ako answer guide sa'yo or not. Natatarantan lang talaga ako kasi si Abby din wala pa kami sa ating tulong. Kaya kami nag-alala sa gilid ko, pero wala, sorry. Nakilang code blue sa gilid, nagigising kami. Na-anxiety ako doon. Tanong ko may hindi pinatawa. Apat na beses ng code blue yung kapitbahay yung kabila. May kapitbahay kayo doon, Harvey? Hindi, kabila. Kasi nagkakalabugan na sila doon. Kahapon kasi nakikita ko na si Dodong, tumatawag na ako, di ba? Nagtanong ako sa'yo, ia-admit ba? Kasi wala akong alam eh, di ba? O, pangalawa, nagtanong ulit ako, sabi hindi naman, nakausap na kita. Kanina umaga, nag-check ulit ako. Tapos pagka-check ko, umokay siya. Pero maya-maya nilalagnat ulit. Lahat kami nagpapausok araw-araw. Ngayon ang sabi ko lang naman, bakit pag si B, madaling i-ano? Kahit yung dati, may nakita lang kayo. Pulang-pulang na si Dodong. Sinigawan na ni ate si Kiana. Hindi ko na nga pinagsabihin, ikaw na lang magsabi. Nasa yaya mo kasi. Sinigawan niya si Kiana. Ano kaya pa ako? Pinano niya kanina kasi si Dodong, ganito niya pinapasuka. Actually, pinapaganon. Ako yung sa video call. Ako ang sumilo sa call na, sabihin mo Kiana, huwag hinihaya. Hinihaya nga. Kasi nga pupunta nga sa lungs. So, tataranta na yung yaya. Hindi ko din alam gagawin ko. Wala din si ate Marie. Ang point ko kasi, kung ganyan, isugod na natin para lang meron tayong peace of mind. Kasi yung sagot mo sa akin na, after 3 days naman, dadali sa ospital eh. Kung mag-convulsion, ako adult dito, Papi. Hindi na ako. At saka ako may hawak kay Yabi nung nagbubulo yung kamay at pae. Kaya sabi ko, huwag na kayong manginahin sa pera o ano man, isugod na sa ospital. Kasi hindi siya na-test sa visual, virtual check-up lang eh. Diba? Kaya dalin na. Sabi ko, mayaya naman eh. Kaya naman mag-ganunan eh. Ilan naman ako, Papi. Hindi din na ano. Pasensya na din kung tumaas kanina yung boses ko. Kung ang dami ko nang sinabi. Trabaho, tapos apektado pa. Doon ba, nag-cancel pa ako, diba? Kasi nga, hindi ko naman susumbat yung cancel ko. Okay lang din naman. Kaso nga lang, syempre, ang fragile ni Dodong, alam mo yan. Alam mo yan. Syempre, bumabalik sa utak ko yung mga sinasabi mong mas love mo si P kaysa sa kanya. Kaya parang naano ako na, ba't pag si P ang alaga niya, pag si Dodong hindi? Hindi mo lang umuwi si Harvey dito kahit isang oras tignan si Dodong,
naaanong ako. Kaya inisip ko na lang din, may lagnat din eh. Gusto kasi ni ate pa rin ako ni si Dodong. Sabi ko ate, nagpa-practice nga tayo na matuto nga sila ng sila. Dalawa naman sila dun, kaya nga na si Pai, inano ko. Bakit ka mag-rest day? May 2 weeks kang absent, tapos mag-rest day ka agad para dun. Matututo yan si Papi, si Harvey. Ang gusto ko, matuto kayo na magsabi talaga pag kailangan nyo. Kami. Hindi yung umeepal kami na kami nagkukusa. Diba? Kaya sabi ko, para matuto ate, sunduin si Dodong, ganito, ganyan. O, ngayon, may iniiyak siya dito, may buhay ka din. Ipapasundo ko kay Harvey si Dodong. Yun yung inaano ko. Kasi diba kailangan simulan natin yun? Inaano si ate na siya nag-offer kanina, kaya parang sabi ko, sige, hindi ko talaga ino-option na. Ako naman nag-offer na. Kasi nga, iniintindi ko, komplikado na naman yung sitwasyon niya ngayon. Kaya, ang gusto ko, focus siya doon. Hindi ko rin naman inuubligan. Kaya nga yung message ko rin sa'yo, salamat din ako sa'yo sa pag-alala. Kasi ayoko rin talaga i-asa as much as possible na may dalawa na kaming helpers, kami pang dalawa, maasikaso namin dalawa. Hindi lang din talaga namin naisip agad yung on-call namin yaya kanina. Di sana pala umaga pala namin doon ako. Nakita mo naman sa video ko ni Chula ni Dodong, di ba? Ikaw ba ang tataranta ako? Ako may hawak niya, na-blue na yung kamay at paa. Tapos anong kulay na yun dito, di ba? Nag-blue na din, papi. Kaya nga ilaga ako ni Ortol, dapat sa isang araw pa yun or bukas, ginayon ko na kasi nga gusto ko na matutukan ito, maturuan ko din yung dalawa. Kasi bago lang din, di ba? Hindi ko pa natuturuan. Oo. Problema ko din yun. Ano ko din yung pagkukulang ko din yun. Kaya nag-Ortol na ako para si Apple pagaling naman na may nurses kung ano man mangyari nasa hospital. Okay. Ito, ano yun, kasi wala lang din. Pasensya na din. Hindi, okay lang naman. Responsibility din namin yung mga bata. Kaya nga kami natataranta. Kaya nagsungit na ako sa'yo. Kasi kahapon nung isang araw pa ako tatanong, dadalhin din ba to? Papacheck din ba natin sa dengue? Kaya parang kung ano na pumapasok talaga sa utak ko na, siyempre mga usapan tayo na mas labo si Pegay sa'yo, Dodo. Kaya parang na ano, maramayin din nyo ba, ano, dahil ba din nyo ganun kalab, ganito ba ganyan? Hindi ko maasahan si Ate Marie ngayon. On my watch shot, ayoko masisimo ako pag biglang tayog ako o ano, umalis ako, nag-convulsion. Si Kiana may ginagawa pa kay Pai, busy, ano, may pasok minsan. Sinong aano kay Dodong pag umalis ako, di ba? Yung, alam mo na, emergency itatakbo. Paano, di ba? Yun lang naman ako, papi. Kaya, ano lang din, pasensya na din kung ganun din yung tono ko. Kasi dali na. Kaya ganun ka. Thank you, ha? Kaya ganun ako magsalita. Okay naman na. Mukhang sincere naman yung sorry ni papi. Ganun naman kami pag nagkatampuhan, sorry agad, ganun.